Hello po, magandang araw po. Bali sa ngayon ay ituturo ko ngayon kung paano mag basic troubleshoot ng hard drive o kaya naman ng external na hindi na detect sa inyong computer. So ito po, ito ay halimbawa ng hard drives ano na kinuha sa laptop. Bali yan po, once na masira ang inyong laptop ba. Kasi meron tayong, halimbawa, di ba, merong mga taong naka-encounter na yung LCD ng laptop nila ay nasisira, yung keyboard nasisira, and etc. Yan po, ang isa sa mga napaka-importanting parts ng laptop ay yung tinatawag na HDD o yung hard disk drive. Sa ngayon po, yung HDD na yan ay napalitan na ng mas high-tech and mas updated na drive, yung tinatawag na SSD or solid state drive. So yan po, kapag nasira ang ating laptop, pwede pa nating mapakinabangan yung hard disk drive niya. Yung hard disk drive niya o yung tinatawag na HDD sa acronym, and sa mga latest na laptop, SSD naman, yung solid state drive na sinasabi ko, nandun nakapaloob lahat ng files natin, lahat ng documents, videos, applications, at kung ano-ano pang napaka-importanting files, nandun lahat nakatago. Kumbaga, yun yung vault ng ating laptop. Nandoon lahat yung mga importante natin. Di bali na masira yung ano, yung screen, okay lang. Kung masira yan na screen, sige. Masira yung keyboard, okay. Masira yung charger, okay. Huwag lang talaga yung HDD or yung hard disk drive. Kasi napakalaking problema kapag yung hard disk drive na yung nasira. Buti na lang kung yung mga files mo is na-backup mo sa isang external drive. Okay lang yun. Eh, pero naman, kung nasira yung hard disk drive mo na hindi mo nababackup yung mga files mo, nako, talagang kahit sino mamroblema talaga. So yan po, yung isa kong yung isa kong barkada, nasira yung kanyang laptop. Tapos yung ginawa niya, pinakuha niya sa isang technician yung hard disk drive niya. Tapos ayun nga, ito na sa akin yung hard disk drive niya, inaayos ko. Bale, ito na yung hard disk drive ng friend ko. Ito na siya, ano? Yan na, inaayos ko siya since na hindi na detect. Yan. Ito, sa akin ito. Dalawa yan, ito, sa akin ito. Kasi itong hard disk drive ko, ayan, nasira yung aking isang laptop. Bale, binuksan ko, tapos kinuha ko yung hard disk drive. Kasi yung laptop ko, sira na yung screen, since na obsolete version, old version yun, ang hirap hanapan ng screen. Tapos bukod doon, sira pa yung, pwede naman sana ako gumamit ng external monitor. Kaso sira pa yung battery, sira pa yung charger. Anyway, kinuha ko na lang yung ano niya, yung hard disk drive niya. Ito, okay na okay pa naman yung hard disk drive niya. Tapos binilan ko na ang tinatawag nitong enclosure. Ayan yung enclosure ko. So nandito yan sa loob. Akin itong enclosure ko. Para tinanggal ko lang muna yung hard drive ko, kasi tinitroubleshoot ko ito yung friend ko, yung hard disk drive ng friend ko. Bale, nandito yan sa kanya nakapaloob, ganito yan. Bale, nandito yan, ito sa kanya, nandito yan sa kanya nakapaloob yung hard disk drive niya, ayan. Tapos, ito naman yung sa akin. Ay, ito yung sa akin, tapos ito yung sa kanya. Ito sa akin, okay na okay, wala naman yung problema. Kaso lang, itong sa kanya, is namuroblema siya dahil ng hindi na ito nadidetect ng computer. So, nandito lahat ng mga files niya, ito. Nandito lahat ng mga documents, files, yun nga, nakapaloob dito. Namuroblema siya dahil hindi niya ma-retrieve. Ano? Kasi hindi na ito na-read ng laptop o kaya naman ng computer. Ayan, nakalagay siya diyan. Nakapaloob yan diyan. Dito yan sa loob, ayan. Ganyan yung itsura niya. Nakasalpak siya diyan sa loob, yan. Tapos ganito. Ito po.
Bali, inano ko siya, tig, troubleshoot ko siya. Kasi pagka ganitong mga spare parts na mga laptop, ano, alimbawa itong hard disk drive, meron tinatawag na dalawang major na klase ng pagto-troubleshooting. Yung soft troubleshooting, tapos yung hard troubleshooting. Pag sinabing soft troubleshooting, dun tayo sa system, dun tayo sa system gumagalaw or inaayos, okay? Kumbaga soft copy. Ganon, pag sinabing hard troubleshooting o kung o anong tawag nito, hard repair, ito yung pyesa mismo, yung parts mismo, yung physical mismong pyesa yung pag-aayos natin. Bale, ito yung ginawa ko. Inano ko muna to, in-scan ko muna to sa system, sa aking laptop, and saka tinesting ko, tinroubleshoot ko itong drive niya, external drive. So yun nga, na-found out ko na yung hard disk niya, itong hard disk niya, yung puno ng virus, ang dami-daming virus, ano? Yan, kaya inayos ko, nilinisan ko, tapos tiga reformat ko. Pero okay lang naman, sabi ko, wala talagang choice, kailangan i-reformat. Since na nandito yung mga files niya, okay lang, yung iba daw, hindi naman kailangan. Yung iba, okay na, na save na. So, okay na. So, ginawa ko, ni-reformat ko, grabbing virus. Hayaan ninyo, gagawa ko ng another video, ano, kung paano magtanggal ng virus, mag-reformat, etc., etc. So, yun. Okay na tong hard disk drive niya. Bali, nung nilinisan ko to, since na hindi siya nadidetect, ano, kaya ito pala, binuksan ko. Paano ko to nalinisan na hindi nga nadidetect? Okay? Bali, ang ginawa ko, eto, tinanggal ko muna. Yan, meron siyang dalawang screw dyan. Ayan yung screw niya. Isa, dalawa. Tapos meron pa ata sa likod. Ayan, meron pang dalawa dyan sa likod. Ginawa ko, tinanggal ko muna ito. Since na okay to, wala tong problema. Tinanggal ko yan, ayan. Tapos, yan. Tinanggal ko muna yan. Tapos, ang ginawa ko, ito, sinalpa ko dito. Since na ito, okay na okay to, wala naman itong problema, sinalpa ko yan dito. Okay? Yung itsura niyan ay ganito na, sinalpa ko na yan. Okay na yan. Tapos nilagay ko yung ports dyan. Ito yung ports, sandali lang. Kunin ko po yung ano niyan, yung ports. Bale, ito po yung ports niya, ayan. Ito akin to, 'di ba? Akin 'yan. Tapos ito yung sa kanya. Ito, sinaksa ko 'yan sa computer. So, okay na siya. Nadidetect na itong malinis na ito. Wala nang virus. Okay na, hindi na nagma-malfunction. And most especially stable na yung hard disk drive niya. Ayan po. Nung sinaksa ko, okay na ito. Bali, 'yun po as a yung na-found out ko, ito yung may problema. So, ibig sabihin, nung naayos ko to, natanggal ko yung virus, na-reformat ko, nalinisan ko, okay na, pero nakasalpak dito, hindi pa rin nare-read ng aking laptop, pero nung sinalpa ko siya dito sa aking enclosure, is okay na. Ibig sabihin, ito yung may problema. And ito po yung na-found out ko. Yung binili niya, yung nabili niyang enclosure ay hindi na updated. Kumbaga, sira na yan. Ito, sira na siya. Wala nang pumapasok na power dyan. Paano ko nalaman na wala nang pumapasok na power? Dahil ginamitan ko yan ng multimeter, digital multimeter. Ito yung ginamit kong digital multimeter. Ayan. Ginamitan ko siya ng digital multimeter. Ito po yung gamit ko. Ito naman na digital multimeter, napaka-importante nito. Ito yung ginagamit ko sa electronics. Ano? Huwag kayong mag-alala pala dahil ang dami ko pang gagawing vlogs and videos tungkol sa electronics, ano? And sa electricity na talaga makakatulong. Ano? Ginamitan ko siya ng digital multimeter. Ayan. Tapos na-found out ko na wala talaga ditong power na pumapasok. And ito pa po ang i-share, napaka-importanting ma-i-share ko sa inyo, okay? Ito po na nabili niya ay outdated na.
outdated na siya. Kumbaga ano na to, pa ano nang tawag nito? Halos wala na nitong gumagamit. Gumagamit po ayan. Kasi yung porch niya kapag ganito, kapag bibili kayo ng mga anong tawag nito? Kapag bibili kayo ng mga hard enclosure, huwag kayong bibili ng ganito yung porch, yung parang ganito yung itsurang malaki. Ayan po. Wag na kayong bibili nito. Ayan. Okay po. Etong style na to. Kasi meron pang binebenta sa ibang computer stores, kahit sa ibang computer shop or sa mga malls, electronics, ano, na mga ganitong, yung may mga ganitong mga ports na mga enclosure. Ang tawag pala nito ay enclosure. Okay? Ang enclosure, etong enclosure ay nilalagyan to ng mga ganitong hard disk drive. Okay po? Nasira yung laptop mo or meron kang hard disk drive, ito, nilalagay ito dito sa enclosure para ma-read ng iyong laptop. Meron tayong dalawang uri ng enclosure. Ito, 2.5. Dalawa lang naman yan, 2.5 saka 3.5 inches. Itong tinatawag na 2.5 zeta, ito yung para sa mga maliliit. Yan po. Maliliit. Ang standard ang size natin, itong HDD o hard disk drive, kahit SSD or solid state drive sa mga laptop, ang sukat niyan ay 2.5 inches. Standard po yan. Ito po. Yung isa naman ay 3.5 inches. Ano ba yung 3.5 inches? Yung 3.5 ay para yung sa mga desktop. Okay? Desktop. Okay po? Na mga PC computer. Anyway, iba sa yun po ha. Huwag kayo nitong bibili. Pero okay lang naman. Nagagamit pa ito. Kaso lang, obsolete na talaga ito. Obsolete version. Pag gaganyan, huwag na kayong bibili niyan. Yan po. Ito na yung dapat ninyong bilhin kung bibili kayo ng mga enclosure. Okay po? Yung ito. Ito na dapat yung ports niya. Ayan na yung ports niya. Kumbaga, naka-USB na siya. Ayan po. USB. Yung blue, meron pala kayo makikitang mga ports, ganitong port, ano, kahit sa laptop natin. Meron kayo makikitang kulay white nito saka kulay blue. Ano ba yung pinagkaiba ng dalawa? Okay, yung kulay white po, yun yung USB 2.0. Samantalang itong kulay blue ay USB 3.0. Okay po, syempre, mas dihamak na mas mabilis and mas updated and mas new generation and mas bago po itong kulay blue. So, much better na ang piliin ninyo po ay yung kulay blue. Kasi pag kulay blue nga, ito na yung USB 3.0. Ito na yung latest tapos new generation. Meron na ngang 4.0. Kahit sa ports, ito yung ports, may kulay din yan. Ibig sabihin, ito, ito po, 3.0 na to. USB 3.0 dahil kulay blue na siya. Basta wag ninyong tatandaan, pag kulay white pa ito, USB 2.0 pa yan. Pag kulay blue, USB 3.0 pa yan. Ayan po. So yun, na found out ko na eto sira. And pagkita namin, pag deliver ko nito sa kanya, eto pala ginawa ko ito for free. Wala naman, hindi ko naman siningil. Kasi yung mga ano ko, since na yung mga skills ko ano, sinishare ko naman. Palagi kong sinishare yan. And katuwaan ko and masaya ako na naisishare ko po yung skill ko. So, wala akong siningil sa kanya. Ano ko, magkano kahit magkano. Libreng, totally libreng libre. So, yun na siguro yung isa sa pinaka maganda and mabuti kong gawin. Yung maishare yung skill ko sa ibang nangangailangan. Ito po, yan. Ito. Pagkita namin, sasabihin ko sa kanya na sira na ito, wala na to. And sasabihin ko rin sa kanya na ito, gaya ng sinabi ko sa inyo na wag na kayong bibili nito, outdated na to. Dapat yung mga ano, ganito na. So ayan po, ito pala kapag tatrabaho ako sa mga ganito is ito, iniingatan ko tong mga screw dahil ang liliit na mga screw niya. Okay po? Saka kapag nagtatrabaho ka nito, wag mo siyang ididikit sa mga metal parts. Okay po? Halimbawa itong gunting,
itong gunting ay conductor ito since na metal, ano, wag na wag mo siyang didikitan diyan, ano, dahil baka magkaroon ng mga tinatawag na mga short circuit, ano, kasi syempre ano yan, electronics yan, ano, kaya nga napaka-sensitibo nito. So okay na to, wala na tong problema. Ibabalot ko na to sa dito, naka-ready na yan, ibabalot ko na yan sa dito sa isang coupon band, ano, since na ano to coupon band to, insulator ito, hindi to tinatabla ng kuryente, so dito ko siya ibabalot tapos bibigay ko sa kanya. Okay na yan. Eto, kukunin ko to na ano, kukunin ko tong ports. Eto, kukunin ko to dahil akin ito. Ginamit ko lang ito pang test, pang troubleshoot. So, yan. Kapag bibili ka nito na enclosure, sabi ka lang, alimbawa, anong dapat gawin? Kapag nasira yung laptop mo, ano? Okay. Kapag nasira yung mahal mong laptop, ang pinakaunang dapat mong kunin or ipakuha sa technician is yung HDD o SDD na tinatawag itong hard drive, dahil napaka-importante nito. As nasabi ko nga kanina, nandito nakapaloob yung ating mga napaka-importante mga files and documents. Lalong-lalo na kung hindi pa natin na iba-back up or na-save sa ibang drive. Okay po? O bali sa ibang tinatawag na external. So, yan po. Ito yung dapat ninyong kunin or ipakuha sa inyong mga ano, sa inyong mahal na technician, or kung marunong kayong kunin nito sa nasirang laptop, di kunin ninyo to. And ito, may mga ratings ito. Ito ang sinasabi kong ratings or yung capacity, ito hanggang 1 TB to or 1 terabyte. Meron din na hanggang 500 gigs lang, depende. Basta wag ninyong kakalimutan, sa laptop is 2.5 yung sukat nito. Lahat ng laptop 2.5 yan, ayan. Kunin mo to and pakakuhaan mo nito, pumunta ka sa iyong favorite na computer shop. Kahit sa mga malls, meron tayong mga tanyag na mga computer shop, and isa na sa pinakatanyag, pinakasikat, and pinakatalagang subok na high quality na computer shop ay yung Octagon. Yung Octagon store or computer store ay doon palagi ako bumibili ng mga spare parts ng laptop, desktop, etc. at kung ano-ano pang mga paraphernalias na may kinalaman sa electronics ng laptop and mga desktop, ayan. So, doon ako bumibili. Ang kailangan mong dalin is dalin mo to. Huwag mo itong kakalimutan. Dalin mo yan. Tapos, pagpunta mo doon, sabihin mo, Sir, Madam, bibili po ako ng enclosure. Okay po? Para dito. Okay? Napaka-importante na dala-dala mo to, dahil kung hindi mo ito dala, paano mo naman ma-itetest? Tapos, isa pa, yung mga binibenta nilang enclosure gaya nito is may warranty. Baka ma-void yung warranty kapag ikaw mismo yung gumalaw. Okay po? So, mas maganda na ako, ang ginagawa ko ganito. Ito, meron itong 6 months warranty. Ito yung brand niya, Hi-Tac. Ayan, diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, USB 3.0 na siya. HDD enclosure, kasi kulay blue na siya, ayan. Okay po? Bale, yan. Tapos, isa pa pala bago ko nakalimutan, ano? And, lalong-lalo na kapag pawisin ang iyong kamay, wag na wag mo tong hawakan, ayan. Kasi, lahat yan, halos lahat yan, conductor. Kumbaga, yan yung ano, yan yung pinaka board ng hard disk natin. As much as possible, kahit hindi pawisin yung kamay mo, wag mo siyang hawakan. Dito mo lang hawakan sa may gilid. Ayan. Dito mo lang hawakan. Ayan, ganyan mo lang hawakan sa may gilid. Tapos ito, ingatan mo yan na wag mahawakan. Ito pong mga ports na yan, yan, na mga metal parts na yan. Wag na wag mo yung hawakan. Kasi baka mabasa and masira, magkaroon ng corrosion. Yung corrosion, yung isa sa mga pinaka nakaka-damage sa electronics, ano. Kaya ang ginagawa ko, kapag ganito, may mga inayos ako ng ganito, hinawakan ko yan dito sa may gilid lang, iniiwasan kong mahawakan dito sa may board. So, yun po.
ang problema lang talaga kapag hindi mo to dinala yung hard disk drive mo sa computer shop, halimbawa sa Octagon, kapag ikaw yung nagsarili na ginawa ito, baka ma-void yung warranty. Sayang din naman. Kaya ang pinaka the best diyan, dalhin mo to tapos ipakabit mo sa kanila. Okay po? Bale, ma'am sir, pabili po ako ng isang enclosure na nababagay na akma po dito sa aking hard disk drive dahil nasira na yung aking laptop, nandito yung mga files ko. Tapos sabihan mo, ma'am sir, pwede pong palagay na rin kasi ako nga pwede talagang sila na mismo yung maglagay kasi sila lang talaga dapat yung maglagay kasi meron itong warranty. Ako nga, nung pagbili ko nitong enclosure, sila na mismo yung pinalagay ko nitong hard disk drive ko. Hindi ko yan ginalaw. So, dun mismo nilagay. Okay. Ano yung next na dapat gawin kapag naipalagay mo na? Kapag naipalagay mo na, ipatest mo sa kanila. Paano yun? Paano ba matetest na wala itong problema? Okay? Or walang problema itong hard disk drive mo. Ipa-test mo sa kanila, sabihin mong pwede po ma'am sir ipakabit sa computer po ninyo kasi meron silang computer. Okay, kung nadedetect pa ng computer ito kung gumagana yan, ayan. Tapos kasi ganito, ito kasi yung enclosure dapat parehas yan, okay. Kung itong hard disk mo is walang problema, okay na okay, pero itong enclosure mo may problema, hindi yan gagana. Okay? Or sa isang banda, kung yung ano mo naman, kung yung enclosure mo ay okay, walang problema pa, pero yung hard disk drive mo naman, hard drive mo naman may problema, hindi yan gagana. So dapat parehas yan, okay. So yun po. Ipatest mo sa kanila kung nadedetect ng computer o ng system. Tapos isa pa pala, sasabihin mo yung capacity kasi hindi lahat ng enclosure pareha yung rating or yung capacity nila. Merong mga enclosure na hanggang 500 gigs lang yung kaya. Merong mga enclosure noon, yung ibang enclosure hanggang 320 gigs lang yung kaya, yung iba hanggang 230 gigs lang. And sa ngayon, napaka-powerful na, napaka-advanced na ng ating technology. Kadalasan, yung mga enclosure, kaya na nila na makapag-grid ng 1 terabyte and 2 terabyte. Okay po? Lalong-lalo na kung mataas ang capacity ng iyong hard drive, ito. Yung hard drive ko, ang capacity niyan ay, ayan, nakalagay 1 tera. Ayan po, nakalagay 1 TB. Yung sa friend ko, tingnan natin kung ilan yung capacity nito. Ayan, 500 gig lang. Yan po, 500 gigs lang. Ano? Okay. And iba-iba yung capacity, di ba? Yan, nakita ninyo. Ito, 500 gigs lang. Ito, 1 tera. Merong mga enclosure na itong mga nabibiling enclosure na hanggang 500 gigs lang yung kaya nilang i-read o yung capacity nito. Ibig sabihin, kung yung hard disk drive mo is 1 tera or mas mataas sa 500 gigs, ano, nag 650, nag 750, nag 1 tera, 2 tera, etc. Basta mas mataas sa 500 gigs, tapos yung enclosure na nabili mo, ang capacity ay 500 gigs lang, hindi mare-read ang hard drives na mas mataas sa 500 gigs. Gaya nitong 1 tera, pag nilagay ko ito dito na ang capacity nito is 500 gigs, hindi niya mare-read. So, napaka-importante nun po. Ano? So, yun po. Lahat ng kung ano, parehas itong mga enclosure na nabibili ay parehas din sa mga external, mga hard drives. Meron sila mga kanya-kanyang capacity. Pero yung kadalasan, yung mga capacity talaga nito is ngayon nasa 1 tera na. And bihira na ako makakita ng USB 2.0. Puro na mga ang speed nila ay 3 na. Ayan, no? USB 3 na sila. So yun po, dapat linawin ninyo
tingnan ninyo, nakikita naman yan, eh, meron siyang sticker, ayan nga, 500 gigs, makikita mo naman yan. Sabihin mo, ma'am sir, pabili po ng enclosure na kayang i-read itong 1 tera. Kasi yun nga, yung nasabi ko, hindi lahat pare-pareho. So, mas maganda na bilhin mo, mas mataas na yung capacity, okay? Kasi kung, eto nga, pumunta ako dun sa Octagon Store, ang binibili, ang supposed to be na gusto kong bilhin na ganitong enclosure ay hanggang 2 tera yung kayang i-read. Okay po, kasi wala silang available. Kaya yung binili ko, yung susunod na pinakamataas. Okay? Ganun yung gagawin ninyo. So, wag ninyong isasakto. Okay lang. Wala naman akong, wala naman akong sinabing isakto. Wala naman akong, sinabing dapat sakto talaga. Okay lang naman. Kung gusto ninyong, eto, alimbawa, 500 gigs yung HDD ninyo, yung hard drive ninyo, ang bilhin ninyong enclosure ay 500 gigs din. Okay lang yun. Wala naman problema doon. Kaso lang, ito yung mga advice ko, pagdating sa mga ganitong bagay, okay lang, walang problema yun. Okay na okay yun. Ang binibili ko palaging mas higher. Okay? Kasi halimbawa, kung ito, yung hard disk drive mo is 500 gigs, tapos bumili ka ng enclosure na 500 gigs, what if meron kang gustong itest? Halimbawa, meron akong gustong itest na hard drive na ang capacity 1 tera, gaya nitong 1 tera. Pag linagay ko yan dito, hindi siya mare-read. Hindi siya gagana. Eh ito, halimbawa ito, sasabihin ko sa friend ko, halimbawa ito. Yan. Sabihin ko sa friend ko, ang bilhin mo yung pang 1 tera na capacity or mas higher sa 500 gig. Kasi syempre, ito, natural, kapag sinalpak ito dito, linagay ito dito ang 500 gig sa 1 tera, talagang mababasa nito dahil ito, pang 1 tera to. Okay? Pero, pag ito, halimbawa lang, 500 gigs ito, Tapos, yung meron kang, halimbawa, nasirang laptop na naman, tapos yung capacity niya, 1 tera, itong binabili mo, 500 gigs lang, nilagay mo siya dito, sinalpak mo siya dito, definitely, hindi siya mare-read. Mas mabuti na, kumbaga, mas mabuti na yung sobra kesa kulang. Di bali yung sobra, wala naman na problema. Kasi kung sobra, mare-read siya, walang problema doon. Kung kulang, hindi siya mare-read, may problema doon. So, doon ka na sa... Doon ka na sa sobra. So, yun lang naman yung masasabi ko, no? Yun lang. Tapos, wag po kayong makakalimot. Ang bilhin ninyo, USB 3.0 or meron na nitong mga 4.0. The higher the number, mas mabilis yung transfer rate or pag-transfer na data. Ayan po, USB 3.0. Kumbaga, kung sa USB 3.0, kasi meron tayong tinatawag na transfer rate data. Ipapaliwanag ko yun sa mga susunod kong video. Halimbawa, sa isang movie, sa isang 2 gigs na movie, sa USB 3.0, itatransfer mo siya, pag ililipat mo siya dito sa USB 3.0, 10 minutes lang siya. Pero kung ililipat mo siya sa USB 2.0, mas mabagal, baka abutin ka ng 30 minutes or 1 hour. Ganun po. So, mas maganda yan. Mas mabilis yung transfer rate. Mas mabilis yun kapag USB 3.0 or 4.0, much better. Wala pa nitong, walang available nito nung pagpunta ko ng 4.0. Pero sabi, meron na daw. Pero wala pa sa kanilang, dun sa branch nila, sa specific branch nila na dumadating. So, yun po. Yun lang naman yung mga reminders ko. So, tignan ninyo. Unang-una, ito. USB 3.0 dapat blue na ito. Kulay blue yan. Pati yung ports, kulay blue na yan. Ayan po. Tapos, yan. Nakalagay, 3.0 dapat. USB 3.0. Tapos, ito pa pala. Bago ko makalimutan. Dapat, kung ito, yung enclosure ninyo is USB 3.0, dapat yung kable ninyo o yung cable ninyo dapat USB 3.0 din. Kasi kung yung enclosure ninyo ay
USB 3.0, pero yung kable na nabili ninyo ay ginagamit ninyo ay hindi naman USB 3.0, USB 2.0 lang. Yung transfer rate niya is pang USB 2.0 pa din. Okay po? Yun yung gusto kong linawin. Tapos, kung yung ano mo naman, yung ports mo naman, etong kable mo naman, USB 3.0, pero yung enclosure mo, USB 2.0 lang, eh, yung speed niya, yung transfer rate niya, is pang USB 2.0 lang. Dapat parehas sila. Parehas sila. Gaya ng, parang yung nasabi ko kanina, dapat ito okay, tapos yung HDD mo okay, tapos yung enclosure mo okay, para para sila mag function. Ganun din po sa transfer rate, dapat ito USB 3.0, tapos ito dapat USB 3.0 din, para sila. Madali lang naman ma-detect, no? Bibigyan ko kayo ng isang napakahalagang tip. Halimbawa, kung, kasi meron bagang mga mahilig na bumili, ayaw nilang, meron mga taong gustong bumili, ayaw bumili ng brand, I mean brand new, okay na sa kanila yung second hand. Paminsan, nagsesearch sila sa internet, halimbawa sa carousel, or yung sinasabi kong isa sa pinakasikat na bilihan ng mga second hand ng gamit, or kahit hindi second hand, yung buy and sell dun sa Facebook Marketplace, merong mga binibenta nito mga gamit na mga second hand. Tapos, ano, kiniklaim ng mga seller, wala naman na problema na bumili ng second hand as long as na okay pa and okay din yung bumibenta. Okay lang naman yun, walang problema yun. Kahit ako din, may mga gamit din ako mga second hand. Pero as much as possible, ang problema kasi sa second hand is yung warranty. Parang walang assurance. Yun lang yung na-encounter ko noon sa mga gamit kong mga anong tawag nito, mga second hand. Walang warranty, tas ang hirap maghabol ng warranty unlike sa brand new. Talaga may warranty gaya nito, 6 months. Ayan, bibigyan ko kayo ng isang napakakalagang technique. Kasi halimbawa ano, kung makipag-transaction kayo nito, okay, tapos sabihin ng tanungin mo, ano ba yan yung, 3.0 yan, USB 3.0 or 2.0 yan? Baka, hindi kasi lahat ng mga nagbebenta online is pwedeng mapagkatiwalaan. Merong mga nagbebentang online na, kumbaga, hindi sila honest, kumbaga meron, yung iba merong mga hidden defects na tinatawag, tapos, yung iba mga scammer, hindi naman lahat. Hindi ko linalahat ano. So, meron noon. Siguro meron na kayo sigurong kung mahilig kayo mag bumili online mga second hand. Siguro meron na kayong mga na-encounter na mga ganung tao na mga nang-scam. Lalong-lalo na kung walang nangyayaring personal meet-up. Kumbaga nasa malayo, ikaw halimbawa nasa Luzon, yung nagbebenta nasa Mindanao, parang ipadala mo muna yung pera, yan, etc. Ganyan. Anyway, ito, dito tayo, balik ako sa tip ko. Ano, halimbawa, bibili ka nito ng USB 3.0, tapos sabihan ka na, Madam, Sir, ito pong binibenta ko is USB 3.0 na to. Madali lang yan ma-detect. Kung wala na yung label, ito, kung wala na yung label na itong nakalagay na ayan na 3.0, tignan mo lang yung color. Ayan. Kapag kulay blue, talagang USB 3.0 yan. Itong ports, talagang USB 3.0 yan. Kung kulay blue, nakikita yan sa kulay. Pero kung kulay white yan, itong ports, kulay white yan, tapos sabihin niya, USB 3.0 yan ay definitely nagsisinungaling yon, dahil ang USB 3.0 ay color blue po. Yan po, color blue yan. Ang pag white, USB 2.0 yan. So, yan lang naman po. So, bali, okay na to. I'm panigurado na matutuwa nito. Happy yung friend ko nito dahil okay na. So, yun lang po sa ngayon. Bale, kung hindi pa po nakaka-subscribe, please do support my channel para mag-grow pa po yung channel natin, ano, para makapag-share pa ako ng napakadaming
mga useful and informative vlogs and videos po. So, yan lang po sa ngayon. Meron tayo pala ngayon na bagyo, si Bagyong Rolly. So, lahat po tayo mag-ingat and mag-prepare. Pati na rin sa kinakaharap nating pandemic, yung COVID-19. So, yun po. Yun lang. So, magdasal na lang po. Maraming maraming salamat po sa panunood. Sana po nag-enjoy kayo and marami po kayong natutunan. So, please subscribe po. Manood muna po ng at least 2 to 3 minutes bago mag-subscribe para po permanent yung subscription. So, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, tiwala at pagmamahal. See you, kita-kits again sa mga susunod kong mga napakahalaga and makakatulong talagang mga vlogs and videos ko. Yun po. Thank you very much po sa inyong lahat.